i-reset din natin. Then hanapin nyo yung jumper ng desktop na to. Hanapin natin yung jumper. Nandito, yun, dito. Ito yung blue. Dito tayo sa blue. Zoom natin na konti para kitang-kita nyo. Ayun. So alisin nyo tong jumper na blue. Yun, tago lang natin dito sa gilid. Hello mga kaibigan, mga kapatid, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. May bago na naman tayong gagawin, ito ay Dell PC. Ang model niya ay Dell Optiplex 9010. So ang problema niya to ay yung kanyang BIOS ay nakalock. Power on natin, pakita natin sa inyo. Kasi gusto ipareformat sa ibang technician, hindi mareformat kasi nakalock. Then, press natin F2 kapag nagboot. Yung F2 ay BIOS setup yan. Ito po, BIOS setup yung F2. Press nyo lang gano'n together or FN, minsan F2 lang. So ayan, makikita nyo, nakalock to. Ayan, nakalock. Hindi kayo maka-access dito. Ayan, naka-disable siya. Makikita nyo siya. Lapit natin konti. Ito yung mouse natin, ginagalaw ko. Lahat nakalock yan. Ayan, wala kayong mape-press dyan. Wala kayong i-on or i-disable. Kayo makapag-on and off ng mga setup. Ayan, hindi kayo makakapagpalit ng mga settings. Kasi nga po, nakalock yan o. Makikita nyo siya, nakalock. Ang password sabi niya ay 50. Ayun. Ayaw niya, ayaw talaga. Ito yung problema niya. Yan, yung gagawin natin ngayon, yan. Madali lang po yan mga kapatid. Papakita ko sa inyo, napakasimple lang po ang gagawin natin. Papakita ko sa inyo kung paano ito i-reset. Tara, power off natin, power off. Napakasimple lang natin gagawin, power off. Then, open natin yung desktop. Yung back cover niya. Okay. Sa mga ganitong problema, hanapin nyo lang yung jumper niya. Kung hindi naman matanggal yung CMOS, hanapin nyo yung jumper. Yan. Dapat sigurado kayo na nakatanggal yung power niya. Power cable. Dito lang to. Tanggalin nyo itong dalawa na to. Yung lock. Yun. Then, angat nyo lang to. Alisin muna natin itong DVD niya. DVD connector. Alright, tago lang natin yan sa gilid. O, alisin din natin itong ating dalawa na SATA connector. Ayun. Alright, nalis na natin. So, hanapin natin yung kanyang jumper. So, alisin muna natin yung kanyang CMOS. I-reset din natin. Ayun, nareset natin yung CMOS. Alisin natin to. Then, hanapin yung jumper ng desktop na to. Hanapin natin yung jumper. Nandito. Yun, ito. Ito yung blue. So, dito tayo sa blue. Zoom natin na konti para kitang-kita nyo. Ayun. So, alisin nyo tong jumper na blue. Ayun. Tago lang natin dito sa gilid. So, tingnan nyo mabuti yung pangalan. Zoom natin na mabuti. Ayun, makikita nyo, nakalagay, service mode. Ayun, oh. Power reset. Nakalagay dun, oh. PSWD. Ang ibig sabihin po ng PSWD ay password yun. Yan, makikita nyo. PSWD. Makikita nyo, nakalagay service mode, PSWD. So, alisin nyo yung saglit. And ipower nyo yung desktop. Ipower on natin yung desktop nang walang nakalagay na jumper at CMOS battery. Lagay natin to. Cable. And mamaya na itong hard drive. Power on. Ayun, yun ang lumabas. Uy, nawala, ang bilis. O, makikita nyo, valid configuration information, please run system setup. O, itatama natin yung date kasi kapag nireset natin yung battery, ito, pag tinanggal natin, and yung jumper niya, pag tinanggal natin, mag-ano po yung setup niyan, magbabago yung kanyang BIOS setup. So, kailangan natin dyan ay punta tayo sa F2. Ito, F2 ulit tayo. Ayun. Punta tayo ngayon sa settings. So, tingnan natin kung makakapag-touch na tayo. Open natin itong general na to. Ayun. So, ayan o. Oh. Mag-enable na siya. And, nawala na yung password dito na nakalagay na unlock. So, pwede na natin itong baguhin. Gawin natin primary yung hard drive. Okay. Then, palitan natin ng system configuration. Lagyan natin sa achieve. And okay, apply.
Ito punta tayo sa date. Itama natin yung date. Ah, saan na yung date dito? Ito, date. Ano bang date ngayon? Itama natin yung date. So, ang date ngayon ay January 31, 31, okay, and 2, 0, 3. Then yung time natin dito sa Oman ay 11:05 AM. Yun, okay na. Tingnan natin kung okay na ito lahat. Set up. Set natin yung USB. Okay. Yun. And then restart na natin. Exit. And then power off natin. And ilagay natin yung kanyang, ibalik natin yung jumper niya. Okay, nawala na yung password. Na-reset na natin. Balik natin yung kanyang jumper at saka CMOS. Sana ay nasundan nyo. Napakadali lang po nito. Sigurado may mapupulot kayong kaalaman dito. Okay. Balik natin yung jumper nya. Hindi na natin papakita. So, idikit na lang natin para kahit hindi minabalik natin. Ay, yun. Balik ko na yung jumper. So, install na natin itong kanyang hard drive at kanyang DVD. Balik natin sa dati lahat. And then power off na, power on ulit natin. Okay. Ayan na. Lagyan natin yung kanyang SATA cable. Yung power. Okay. Balik natin. Siguraduhin naka-close lahat. Mabuti. Alright. So, lagay muna natin itong kanyang front panel cover. Okay. And lagay natin yung kanyang back cover para safe tayo. Okay. Yung ganun lang. Then lagyan natin yung power and on, and punta ulit tayo sa BIOS F2. Tingnan natin kung nabago yung setup or ano nangyari. Ayun, okay na. Lapit natin konti yung camera. Ayun, okay na. So nawala na yung lock dito, yung password, dahil na-reset na natin. So ganun lang po mga kapatid, mga kaibigan, ganun lang gagawin. And yun, time nya, hindi na dinabago. Okay na, then exit na tayo and load natin yung Windows. Nawala na yung lock natin dito. Sana ay may napulot kayong aral mga kaibigan, mga kapatid. Ayun, ganun lang po ang gagawin. I-reset lang yung jumper nya. Tanggalin din yung BIOS battery, yung CMOS battery. So ganun lang po gagawin. Pwede nang i-reformat ng may-ari yung kanyang desktop. Hindi niya kasi ma-reformat kasi gusto niya ipa-reformat sa iba. Hindi daw ma-set up as para ma-reboot yung USB niya, yung pang-reformat. Yun mga kapatid, sana ay may natutunan kayo dito sa aking video na to. And sa mga bago po dyan, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And alam ko, may napulot kayong aral dito kahit pa paano. And maraming salamat sa inyo lahat. And see you po sa next vlog. Paalam, bye-bye!